Ano ba yan? Tagal naman ang oras dito sa Batanes. Alam mo kung nasa Manila tayo, nakapag-check na ako ng email ko, na-replyan ko na yung mga kliyente, nakapag-file na ako ng report. Ito pala yung honesty store. Masikat na sikat to. Grabe ah. Ganun na ba karera ang honesty sa mundo? Ginagawa ng tourist attraction? Bawal ka dito. Sorry. Sorry. Pong! Shhh! Bawal maigay dito. Ikaw talaga. Dito sa Batanes, mabait ang mga tao. Kaya nga zero crime rate dito. Sa sobrang bait, papapasukin ka nila sa mga bahay nila kahit hindi ka pa nila kakilala. Ano oras na? Mag-alauna. Ano ba yan? Tagal naman ang oras dito sa Batanes. Alam mo kung nasa Manila tayo, nakapag-check na ako ng email ko, na-replyan ko na yung mga kliyente, nakapag-file na ako ng report. Dito wala. Nga. Oh, productive ha? Grabe. Napaka-workaholic mo. Para ka mamamatay pag hindi ka nakapag-email. Ikamamatay ko talaga. Sabukan mo na ba na hindi ka mag-isip ng trabaho kahit dalawang araw lang? Ang dami mong tanong. Ganito na lang. Maglalaro tayo para hindi ka mabor yun. Kung sino may hawak ng honesty house na to, pwede siya magtanong. Pero dapat sasagot ng buong katotohanan. Bawal magsinungaling. Okay sa'yo? Siya, sige. O, sino mo muna? Ako. Okay. Bakit mo pinares yung floor sa elevator? Wala lang. Sarap mo kayang asarin. Pwede mo naman pindutin yun ah. Eh, bakit di mo ginawa? Ayoko. May pinagdadaanan ako nung araw na yun. Gusto ko maging boss. Wala kang pakialam. Grabe. Ikaw. Bakit ba gustong-gusto mong uwi dito? Wala namang palang ganap dito. Kailan ka ba huling umuwi sa inyo? 2 years ago. Mahal kasi pamasahe dito eh. Pero bago yun, matagal na akong di umuwi sa lugar namin, sa Sabtang. Lumaki kasi ako sa lolo't lola ko. Nung bata ako, ang buong akala ko, sila yung mga magulang ko. Pero nung high school ako, nalaman ko na ang tunay ko palang magulang yung anak nilang babae. Pinabayaan ako. Hindi ako pinanindigan. Tapos basta nilang umalis sa Batanes. Kaya nung pagka-graduate ko, umalis na rin ako dito sa lugar namin. Ayoko kasing maalala yung kasinungalingan ng buhay ko. Pero wala na yun. 5 years ago, bumalik na rin ako dito. Tapos na eh. Ang importante sa akin kung ano yung ngayon. Kaya pinangako ko sarili ko na hindi ako magsisinungaling kahit yun ninyo. Kasi alam ko yung pakiramdam ng sinabihan ng hindi totoo. Bakit na parang ikamamatay mo pag di natin nakuha yung deal na to? Kamamatay ko talaga. Sino ba makukuha natin yung deal? Ilang sagot mo? Ang haba-haba na sinabi ko? Oo. Oh. Ang doyo naman oh. Sige na, para batas! Uy! Sige na! Siya, sige. Kasi last chance ko na to eh. Lumaki kasi ako, wala naman akong maipagmamalaki. Bata pa lang ako, naghiwalay na mami at daddy ko. Kaya, lumaki ako nakikitira sa mga tito, tita, mga pinsan. Trabaho lang meron ako eh. Walang Georgina ng anak. Walang Georgina ng kapatid. Walang Georgina ng girlfriend. Walang nagmamahal. Pero yung Georgina na marketing head,
Yun. Yun lang ang meron ako. Kaya kung mawawala pa yun, dana. Wala na ako. Ikaw, importante pala sa'yo honesty. Bakit ka pumayag na magpanggap tayo? Kasi nang tinignan mo ako, nakita ko ng isang babaeng kailangan ng tulong ko. Okay na. Hindi. Yun lang. Baka. Cute ka. Maganda ka. Pwede na. Pumapalo yun. Sa'yo. Pogi ba ako? Saan naman galing yun? Basta sagutin mo na lang. Pogi ba ako? Huwag ka ka-feeling. Ka-feeling ka rin. Excuse me. Kayo ba mayari ng motor? Opo. Pwede yung pakilipat, Paul, kasi mag-park sa labas eh. Ah, sige. Ngayon talaga, Manong? Oh, ngayon na. Sige. Salamat. Oo na. Pogi ka. May medyo lang. Lalo na pag nakasmile. Medyo lang, ha? Umulis ka na. Umulis ka na dyan! Ang ganda dito. Grabe. Tignan mo yun, oh. Saan mo ba ako dadalhin? Basta, pinapatawag ka na ni Lord. Dami siguro nagpapakasal dito, no? Medyo. Pero kadalasan mga taga-Maynila. Sabagay, uso kasi ngayon yung destination wedding, di ba? Ikaw, gusto mo rin dito sa Batanes ikasal? Siyempre. Eh, dito ako lumaki. E paano kung sa ibang lugar gusto magpakasal nung papakasalan mo? Okay lang. Eh, doon kami magpapakasal. Ganun lang kasimple yun? Oo. Kung gusto niya magpakasal sa Palawan o sa Manila Cathedral, sige lang. Kung gusto niya magpakasal sa umaga, tanghali o gabi, sige lang. Kung anong gusto niyang bulaklak, kanta, at kahit anong simbahan, sige lang. Kung gusto niya unti lang ang bisita o madami, sige lang. Eh, paano yung gusto mo? Eh, ang gusto ko lang naman, pakasalan niya ako eh. Yun lang. Okay. Eh, ikaw, saan mo gusto magpakasal? Ako? Ako sa Santuario de San Antonio. Sige, doon tayo. Ha? Wala. Okay. Woo!
Kailan ba bukas, pupunta ako sa Abtang. Kikitain kay pamilya ko. Okay. Okay. Gusto mo bang sumama? Good night. Good night. For more videos and updates, just click here to subscribe.